Ma'am, kasi ma'am, napakatrasado po ninyo. Kayo nga po, hindi tumatawag po ako, hindi po kayo nagre-reply. Pa-flatter po kayo, ma'am. Pa-silapan po yung po. Hoy, ang bastos mo, kuya. Guys, so it's me Sheila and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, and unexpected to na nakakalungkot na content. And hindi ko inexpect na magiging content ko tong ganito. Pero katulad nga ng mga sinasabi ng co-vlogger ko, hindi dapat natin tinotolerate yung mga ganitong tao. So yung magiging content natin is a papaliwanag ko muna sa inyo. So magiging content natin is itong scammer na to na nag-PM sa akin na nanalo daw ako ng 480,000. So, ang message niya is, congratulations, your number had won 450K plus Sony iPad from Copico Magkapera. 4. To claim your prizes, text your name, age, address, work. I'm Secretary Robert S. Benavides. Or, nanggaling siya sa number na 0916-7063195. Ayan po siya. Kita niyo po? So, nag-reply ako sa kanya kanina kung sino po sila, ganun. Kung paano po ako nanalo, paano niya po nakuha yung number ko, ganun. Bigla siyang tumawag, tapos sabi niya sa akin, nanalo daw ako, ganun. Kailangan ko daw mag-ingat kasi baka daw yung pera daw, ganun. May mga sinasabi siya sa akin na, kinakabahan ako kasi akala ko talaga totoo. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, wait lang po, maliligo lang po ako. Tapos, nanood ako sa YouTube kung totoo may mga ganun. So, napanood ko yung mga scam, ganun. Tapos, yung sinabi niya, ganun din yung sinasabi doon. So, sobrang nakakalungkot lang talaga kay kuya. Kasi, nilaloko siya ng kapwa niya para lang magkapera, diba? Actually, pinag-iisipan ko kanina kung gagawin ko to, kung i-content ko to, kasi naaawarin naman ako kay kuya. Pero, kung ito-tolerate natin yung ganito, lalo na sa panahon ng pandemic, hindi maganda. Hindi kasi, hello, kuya, di ba? Ang ayan na siya, tumatawag na siya, guys. Sobrang kinakabahan ako, wait. Ano sabihin ko? Sabihin ko, pupunta na lang ako ng bayan ngayon. Hello po. Hindi namin po, ma'am. Opo. Okay, balita ka din po ba kayo? Ano po? Nakaligo na po ba kayo, ma'am? Opo, nakatapos na po ang maligo. Huwag yung kalimutan, ma'am, dalhin yung ID ninyo, ha? Oh, isa lang po yung ID ko po. Bali, makukuha ko na po ba yung pera ngayon? Okay, ma'am, makukuha natin itong pera po ninyo ngayon kung magagawan po kayo ng registration, okay? Ano po yung may pipirmahan po ko? Ganun po? Bali, ma'am, itong registration na ito, ma'am, hindi po natin ito pipirmahan. Dahil itong registration na ito, ma'am, inadaan po natin ito from representative galing NTC. Na kailangan lamang po kayo dito, ma'am, na makapag-avail or downloading lamang po dito, ma'am, na nasa 300 pesos signal outlet marks. Na pagsamantala for emergency po natin ito may papalot dito sa number na ito na hindi niya po ba, ma'am? Ano pong ibig niyang sabihin, lolodan ko po kayo ngayon? Opo, pero ma'am, huwag niyong alalahanin or intindihin yan dahil pagkatapos po ninyo, ma'am, na ma-claim itong pera po ninyo, agad din po na maibabalik sa inyo yung 300 pesos dahil ma'am, for emergency lamang po ito, ma'am. Dahil hindi po pwede, ma'am, na i-deduct sa pera po ninyo, ma'am, or hindi po pwede, ma'am, na ito ay kaltasan, okay? Sir, kayo po ba magbibigay ng pera po or pabigay lang po yan? Ma'am, sa lahat lamang po nito, ang katanungan ko lamang po sa inyo, ma'am, ay magagawa po ba ninyo ito ng registration or hindi po? Sir, kayang-kaya ko pong gawin yan kung totoo po yan. Paano po ako makakasure na totoo po yan? Kasi kailangan ko din po talaga. Ma'am, by the way, nandito rin po si Ma'am Tina Perez na magre-register ng pangalan po ninyo, okay? Pwede ko pong makausap po, sir? Sige, ma'am. Sige, lamang po, ma'am.
Okay po. Diba ba katotoo nga na nanalo ako? Kasi pinatay niya kasi feeling niya ano, hindi ko siya papadalan talaga dun ng ganun na pera. Medyo nakakalungkot kasi, di ba? Kung nanalo ko, ba't kailangan kong magpadala pa ng pera sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, hindi daw pwedeng kaltasin dun sa napanalunan ko. Ayun, tumatawag na ulit siya. Ha, kuya, wag mo naman akong lukuin. Hello po? Hello, good afternoon. Ay, hello po, good afternoon po. Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Sino po kayo po? Hello. Hello po. Hello po. Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon po ma'am. Hello. Hello po. Ma'am. Doon na nalo ako. Hello ma'am, good afternoon. Hello po ma'am. Hello po ma'am, good afternoon po. Hello. Hello po, naririnig niyo po ako ma'am. Hala guys, sumatawag nga, may babae nga. Ba't ganun? Para sa 300, kailangan magloko ganun. Ay, tumatawag nga naman. Medyo nalulungkot talaga ako. Ba't ganun? Hello po? Hello po? Hello? Hello po? Hello po ma'am, hindi ko po kayo naririnig. Kayo din po, naglasalita po ako. Ma'am? Hello po? Hello ma'am? Hello po sir? Ma'am, di ba hindi po kasi yun ang salita, ma'am? Sir, nagsalita na po ako. Hindi po siya nag... Hindi niya po ako naririnig po. Ah, okay. Muli, kakausapin po kayo na mag-register ng pangalan po ninyo, ma'am. Okay po. Excuse me, ma'am. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon po. Mali, ma'am, kayo po ba yung cliente po ni Mr. Robert? Opo, sino po kayo po? By the way, ma'am, ako po yung representative ng Coffee Kuma Gabera for. Bali, ako ma'am yung mag-register po ng pangalan po ninyo from computer system, ma'am. Pwede ko pong malaman po ang pangalan niyo po? Tina Perez po, ma'am. Tina Perez po? Yes po. Paano po ako nanalo? Tatanong ko lang po. Kasi... Kasi ma'am, nakipag-endorse po dito, ma'am, si Ma'am Marian Rivera. Gumawa po sila ng second winner, ma'am. So, pinarapol po ang number na ito, ma'am, no? From electronic machine. So, napakaswerte po ninyo, ma'am, from Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi, ma'am, kayo po yung napili po nila, Mr. Robert, na makakapag-receive ngayon din po ng hapon na nasa 480,000, ma'am, na hindi yan pa, ma'am. But, ang laki naman po, kahit 400 lang po, kahit inyo na po yung 80 po. Ma'am, magagawin po ba natin ito ng paraan para sa registration, ma'am? Opo, basta sure po na makukuha ko po, baka po hindi ma'am. Ma'am, sure na sure po ito, ma'am. Kababae ko po bang tao, ma'am, makikipagbiruan po ako sa inyo, ma'am? Babae po kayo? Yes po naman po, ma'am. Babae po ako, ma'am. Bali, ano pong number po lulod? Lulod lang po? Hindi po ko papadala? Lulod lamang po yan, ma'am. Bali, halimbawa po, ma'am, na kung kayo'y magpapalod dito sa number na ito, 2 cents po ng tag-150, ma'am, para hindi po tayo magkaroon ng overloading, ma'am. Okay? Bali, ingatan po natin, ma'am, ha, na magkamali po natin yung number na papalodan po ninyo. Itong number na ginagamit po pang tawag po sa inyo, ma'am. Okay? Okay po, okay po. Sige, makailang minuto po ba namin hihintayin dito, ma'am? Sandali lang po, o lalabas lang po ako po. Sige ma'am, hintayin ko lamang po dito, ma'am. Pag andito na po, tatawag din po kami sa inyo, ma'am. Pwede ko po kayong, pwede po kayong pumunta dito pag nakuha ko na po yung pera. Ililibre ko po kayo. Sige ma'am, maraming salamat, ma'am, ha? Basta pagbibilisan lamang po yung pagpaparegister, ma'am, okay? Bali, nakikita po ba ninyo, ma'am, itong number na papalodan po ninyo, ma'am? Opo, ito pong 3195 po. Ulitin ko po kung 0916706319 5. Ito po. Yan
po ma'am yan po, ma'am, okay? Tagisan po ba? Tagisan po ba kayo? Po dito, ma'am. O, tagisan po ba kayo? From Pasig City, ma'am. Pasig City po. Talaga po, taga dito din po ako sa Pasig City po. Hindi natin alam, ma'am, na malawak talaga yung Pasig City, ma'am. Okay. O nga po, saan po kayo dito sa Pasig City po? Pwede po tayo magkita ngayon din po. Metro Manila, ma'am. Metro Manila po? Opo, ma'am. Pero ma'am, marami po yung address ng Pasig City. May Metro Manila, may Pasig City talaga, okay? O sige, tatawag na. Tawag po kayo pag nandyan na po yung load po. Okay po. Salamat po. Thank you po, Miss. Ano nga po ulit pangalan niyo? Tina Perez. Tina Perez. Thank you po, Miss Tina Perez. Salamat po. God bless po. Ala, bakit daw nalulungkot? Naiiyak ako. Kasi, hello. Pero, hindi naman ganun kalaki hinihingi nila. Load lang. Siguro, may kailangan lang talaga silang tawagan. Ganun, diba? At least, hindi pera na magpapadala. Kasi, yun yung in-expect ko. Pero mali pa rin yung ginawa nila kahit load lang yung hinihingi nila. Hindi maganda yung ganon. Nangloloko sila ng kapwa nila. Gumamit pa siya ng isa pang pangalan, yung Robert. Tapos ang ginagamit niya nga si Tina Perez. Bali dalawa silang nangloloko ng tao. Total naman, working student ako. May kinikita naman ako. Actually ngayon hindi ako nakapag-work pa 1 week na. Pero papalodan ko siya siguro 50 pesos lang. Yan, 50 malaki na yon. Kasi magkano lang yung sahod ko, diba? So, 50 lang. Para hindi ko itinotolerate yung ganun ha, guys. Hindi ko talaga tinotolerate. Pero, nawa kasi ako. Baka may kailangan silang tawagan. Pero wag na wag nyong itotolerate yung ganung bagay. Ganung tao. So, ayan. Nagbasa kasi ako ng load kanina dito. Tapos, ang ginawa ko, sinendan ko na lang din siya ng sa redeem. Pero, kemerlush lang yun, yung sa redeem na yun. Tawagin ko siya, sabihin ko, walang mapaloadin. Magbasa na lang ako ng redeem. Ayaw na nilang sumagot. So, feeling ko na, feel nila na hindi ko sila talaga luloadin. Kasi, sinendan ko sila ng load. Pero number ko, siguro nalata nila. Sobrang mali ko din. Hindi ka tulad ng messenger na kapag nagkamali ka, pwede mo i-remove, diba? Hello po. Hello? Hello? Papalod pa po ba kayo? Nasa labas po ako. Ngayon. Ikipaglokohan po ba kayo sa akin, ha? Ano po? Ikipaglokohan po ba kayo sa akin, ha? Eh, kayo nga po yung hindi nagre-response po, eh. Ma'am, kasi ma'am, napaka-tratado po ninyo. Bakit ma'am, di pa po kayo nagpalod, ma'am? Kayo nga po, hindi, tumatawag po ako, hindi po kayo nagre-reply. Gusto po ba niya, ma'am, na ipa-reply ko po kayo, ma'am? Ipaano po? Ipaano po? Ipa-reply ko yung patient po ninyo, ma'am. Yung alin po? Ipa-blatter po kayo, ma'am. Ba't niyo po ako ipa-blatter? Pag-biruan po kayo sa official, ma'am. Opo. Kasi po... Opo, kasi po ganito po kasi yung kuya. Eh kayo po ay nasa vlog po. Eh kayo po ay nang luloko ho kayo ng tao. Eh ngayon ho'y quarantine dat ho hindi kayo nagaganyan. Kasi ho, masama po yung ginagawa nyo. Ano po? Gusto mo itutang kita? Ano po? Gusto mo itutang ko yung puki mo? Hoy, ang bastos nyo po kuya. Dilapang ko yung puki mo. Hoy, ang bastos mo kuya. As in. Siguro ang sarap mo. Kuya, naririnig nyo po ba yung sarili nyo? Grabe. Ay, naririnig ko yung tibok ng puti mo. Ay, ang bastos niya. Ang bastos niya! Sana ano, nakakaya mo pa yung konsensya mo na luloko ka na ng tao, na may mera ka na, tapos ang bastos mo pa. Buti nakakatulog ka pa, kuya. Hirap. Napaka walang modo mo naman po, kuya. Bakit ikaw mabastos? Ano daw? Galit na galit, gusto mo nakit? Ay, pinatay. Pinatay niya, guys! Sobrang napakawalang kwenta talaga ng lalaking to. As in, ano, scammer po siya. Grabe, guys! Hindi ko in-expect na ganun yung magiging sasabihin ni kuya sa akin. As in, grabe, guys! Napakawalang modo ng lalaking yun. As in, tawagan ko ulit siya. Tawagan mo?
Ito. Hello, kuya. Ulit niya tumawag. Gusto mo ba ako? Ano, kuya? Yeah, ano. Tawagin, kuya. Ipuntan kita. Hoy, kuya, ba't ang basas mo? At least, humingi ka na lang po ng sorry dahil nanloloko ka po ng tao. Mali po yung ginagawa nyo kasi quarantine, ang hirap pong kitain ng pera. Tapos kayo po, ang ginagawa nyo po, nanloloko po kayo ng kapwa nyo. Oh! Kung meron po kayong kailangan, manghingi po kayo. Hindi ganyan na hindi lang kayo nabigyan ng babastas kayo ng kapwa nyo. Galit na galit, gusto mo nakit. Ay kuya, no, hindi ka ba nangingilagot sa mga sinasabi mo, grabe. Hoy, kausapin mo itong... Ma'am, pwede maglingit, ma'am? Sino to? Ano bang pangalan niya? Ba't ganyan kayo kabastos? Hindi ba kayo nag-aral? Mama, ano yung FB mo, ma'am? Ano? Ano yung name mo sa FB, ma'am? Sino po yung pangalan niya sa Facebook, ma'am? O ba't hindi mo masabi yung sayo, ha? Pwede mag-gasin, ma'am. Natatakot ka ba? I-search mo lang ang pangalan ko, ha? Anong pangalan mo? Channel, Linggit Kasing. Ano? Linggit Kasing Bebano. L-I-N-G-G-I-T. And then, K-E-S-I-N-G. And Bebano. Lagi pa nga. Linggit Kasing Bebano, ma'am. Okay? Oh, okay. Okay. Oh. Galit na galit? Gusto mo nakit? That's my XX na tatlo, ma'am. Talabas din ako dun. Ano? XX na tatlo, ma'am. XXX daw na tatlo. Nalabas din daw siya dun. Hoy, i-search mo lang. Bigaon, baktos. Alam nyo, guys. Sobrang hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Yung puso ko nasasaktan kasi, syempre, at the same time, nabastos din ako dun. Akala ko kasi, lolokoy niya lang ako, i-scam niya lang ako. Pero hindi lang yun yung ginawa niya sa akin. Sobrang walang respeto talaga ng scammer na to. Plan ko pa naman, bigyan ko siya ng 50 pesos kasi naaawa ko. Pero pinag-iisipan ko kasi ayokong i-tolerate yung ganung tao. Pero hindi, iba yung mga sinabi niya sa akin, iba yung na-receive kong mga words sa kanya. Yung mga bastos talaga. As in, so, nasasaktan ako, gusto kong umiyak, pero, alam mo, kailangan ko lang tatagan yung loob ko. Kasi may paglalagyan talaga yung mga taong ganun eh. As in, napaka walang modo. Sinabihan niyo ako ng mga masakit na salata, which is, hindi talaga tama yung ganun. So, kayo na yung bahala, guys. Sana ma-detect siya kung may kakilala man sa kanya. Yung number niya, ilalagay ko talaga dyan, please. Yung number na yung tawagan nyo, as in, sobrang bastos po talaga niya. Ngayon, hanggang dito na lang. Bye-bye.